What is up, my ladies and gentlemen? It is Arcast number 6 with me, Arky. And meron tayo magandang laban ngayon, but for now, let's get on with it. Here it is. It's going to be a Terran versus Zerg match on Antigua Shipyard. Let's get this on. Spawning on the sound-enabled lower right position, we have our Red Terran, our friend, the champion of Pacific. His name is Xenos. And on the 3 o'clock position, the upper right position, our Blue Zerg, we have the opponent. He is a Zerg, and his name is Savior. Okay, so binigay sa akin ito ni Zeno. Sabi niya, GM si Savior. Pangalan niya si Savior from Brood War. I think that's him, pero North America? Maybe not. But it's an interesting match. Hope to see that. Kasi, alam mo ba, gising ako last night hanggang 4-3 a.m. Inaayos ko yung overlay. Nakita niyo naman. Ganda na ng overlay ko. Kulay pula. May sarili na akong overlay. Hindi ko na ginagamit yung H2H. No offense kay Hype. Kaya lang, yung H2H na overlay, para sa H2H dapat yon. Eh, iba naman yung casting eh. So, ginagamit ko muna yun habang wala pa ako. So, kahapon, gumawa na ako ng sarili. And, yun na nga. It's simple lang naman. At least, nandyan yan. Hindi na siya, pag nag-H2H tayo, yun na yung makikita nyo. Anyway, after kong gawin yun, gumawa na rin ako ng konting improvements sa stream natin. So medyo gumanda ng konti yung resolution natin. Ang kita nyo naman, medyo gumanda siya ng konti. Hindi masyadong noticeable kasi hindi pa kaya ng PC ko ang 1080p. Kung kaya na, eh bakit hindi, di ba? Kaya lang, wala pa. So relax lang tayo. Dalating tayo dyan. But for now, at least, it's a bit faster. Hopefully, yung delay sa YouTube upload mawawala na. Pero pag nasa Twitch kasi, walang delay yung sound. But for now, it's fine. All the technical stuff, let's just get back to the game. Kita natin itong Antigua Shipyard, isa sa mga paboritong mapa ngayon sa ladder. Hindi ko alam kung bakit, kasi nung una itong nirelease, ang dami nagre-reklamo na Terran na Zerg map daw ito. Hindi ko alam kung bakit, kasi Terran map to, kita mo naman ang daming mga ledges dyan na pwedeng takbuhan, pakakan, talunan ng mga Terran units, mag-drops, diba? Ang sakit mag-defend yan. Tapos nung, ayan, gold pa man to. Tandaan nyo, alala nyo dati, yung mules, pwede pang kumuha ng extra gold galing dyan. So, imbang-imba, ang bilis ng minerals ng Zerg. Diba? I mean, ng Terran. Tapos, iwan yung Zerg na kailangan pang gumastos ng supply para lang makahabol sa resources. But, all that is past. Itong Antigua Shipyard, naging standard map na siya. And, siguro na iron out na ng metagame yung mga imbalances sa maps. So, it's fine. Everyone's happy with the map. So, tingnan natin kung ano nangyayari. Nakikita natin si Xenos gumagawa ng early guard or pang spot ng overlord or zergling runbys. Maybe. Akala ko kanina mag-early aggression siya kasi nag-1 base siya, pero naalala ko, ang Terran nga pala pwedeng mag-1-1-1 before expand, and it's fine for him. No problem at all. Si Savior naman, going for the fast expand. Went for the fast expand, rather. Kasi, yun ang ginagawa ng Zerg eh. Kailangan namin ng bases para madami kang pera. Napanood ko nga kanina eh, yung ginagawa ni Root Cats sa Heart of the Swarm. 4 hatches before pool. Sipin mo yun. Isang pool, apat na hatchery muna bago mag-pool. Isa dito. Tapos isa pa dito. Bago ka gumawa ng spawning pool. Kaya lang against Protoss yun. Pero isipin mo naman, ang ganda nun. Sobrang lakas ng macro mo pag tumagal, diba? Anyway. Gotta stop saying anyway. May overlord na dito. So, naiispatan ni Savior kung mag-expand nga si Xenos. Gusto ko tong placement ng overlord na to. Kasi, nakikita ming expansion. As long as wala kang nakikitang SCVs or command center, ia-assume mo na hindi nag-expand yung Terran. Ibig sabihin nun, may plano siyang umatake. Kasi pag hindi siya gumagawa ng workers, ano pa ba ginagawa niya? Siyempre, tao. Diba? Or nag-detect siya. Actually, pwede niya sabay gawin yun. So, dapat kabahan siya.
Pero once na makita siya ng command center na nag-landing dito or whatever, dun lang pwede mag-expand si Xavier. Yan naman, wala pa siya expansion na nakikita at mukhang, wow! Saan na galing itong mga Rogers na to? Hindi ko alam, pero andito na sila. Akit sila, gagawa sila ng damage. And if ever napapansin nyo, umaatras si Xenos kasi ang Roaches medyo maganda laban sa mga Marines. At saka... Dapat pala hindi ako bias. Magiging tight itong laban na to kasi masyado madaming Marines si Xenos. So mukhang mapapaatras ang mga Roaches ni Xavier. Very nice job. Pero ano naman ang pwedeng gawin ni Xavier kasi malaki-laki ang forces na pang counter-attack ni Xenos. Xavier, anong meron ka sa base mo? Tingnan natin. Meron ka ang uyan na ginagawa mo. Baneling's Nest, very, very reasonable. Actually, not very reasonable. Hindi ko naiintindihan. Habang nagiginig ko yung Viking, sinasnipe yung mga overlords. Ang ganda naman ng pang-atake ni Xenos to. Ngayon, understand nyo guys, hindi pang patay itong force na to. Pang-contain lang to. Ayaw lang ni Xenos na kung saan-saan pupunta si Xavier. Gusto niyang i-contain. Gusto niyang huwag pakalate ng Zerg. Kasi yun ang kailangan gawin ng Zerg para tumaas ang laro. Kumalat sila. At habang syempre ginagawa niyang containment na yun, nag-expand na si Xenos. Very, very smart in his macro. So, ayan. Nagawa na niya ang pressure niya. Medyo kinabahan na si Xavier. Parang uminom siya ng dalawang tasang kape nang walang kasamang tubig. Kaya, ayun, si Xenos, mag-relax muna siya sa base niya. Kitang-kita naman natin, lumalamang na si Xenos, 60 laban sa 58. Talagang Viking na yan, paikot-ikot, naghahanap ng mga Overlord. Suking-suki ang mga Overlord sa Viking na to, grabe. Para bang may coupon yan. Buy one Viking, take all the Overlords you can get. Wow, so mukhang mag-drop dito si Xenos, gagawa siya ng run by. Ang problema ni Xavier, wala siyang pang-depensa except sa isang queen. Tingnan natin kung ilang damage siya magagawa. Oh, one over one drone. Two, three drone. Kaya lang nag-spawn ng mga Zerglings. So mukhang masya-shutdown ang harassment ni Xenos. Not bad. Actually, not a good exchange rather. Kasi tatlo, apat na drone. Laban sa tatlong Hellions. Not what I would choose. So it's 39 to 35 lamang ang Zerg at hindi pa siya nag-expand. At mukhang magbabust si Xavier. Tingnan natin kung magagawa niya kaya itong laban na to. Oh, daming Zerglings at mga Banelings na walang speed upgrade. Oh, mamamicro kaya ni Xenos ang laban na to. Kasi nag-expand na siya so medyo nagiging delikado na. At ito na po ang mga Zerglings. Tumatakbo na papasok pero hindi nagbagong isip ni Xavier. Sabi niya, oops, mukhang delikado tayo dito pare. Balik muna tayo sa base. At dahil dyan, may nag-text. Pero mamaya ako natitignan. Anyway, may siege tanks na nakalabas para kay Xenos. So medyo safe na siya. No problem, Banelings. Bawal ka lang mag 1A. At yun nga ang sinasabi ko, napansin na ni Xavier na may expansion na parating para kay Xenos. So anong ginawa niya? Gumawa na rin siya ng expansion. No problem, sabay-sabay lang. Walang siraan ng trip. Ngayon, ano kaya ang planong tech na kukunin ni Xavier para sa pagsugod ng laban? Pagpasok ng mid-game, rather. Ah, Spire. Okay, good. Not bad. Mutas are pretty good. Mutaling. Not bad. Standard Terran versus Zerg. Diba? Para ano pa to eh? Circa patch 1.5. Marine tank versus Mutabling. Mutaling bling. So, ang laban natin makukuha talaga sa micro at saka macro. Kasi the more Banelings you have, the more chances of winning! Okay, didn't really think that joke through. Sorry. So, ngayon, the shoe is on the other foot. Kasi si Xavier na ang nag-aabang sa harap ng base ni Xenos. Siya naman na nagpa-pressure, inaabangan niya mag-move out si Xenos. Ano yan eh, itong Zergling na to, pain yan pare. Parang ano yan, parang uod yan pag nagpe-fishing ka. Pag nakita yan ni Xenos, pag pinatayan ni Xenos rather, makikita ni Xavier na lumabas siya ng base niya. So, ibig sabihin, pwede siyang pumasok kasi hindi naka-deploy yung siege tanks. Kasi obviously, nagmo-move out si Xenos. So, mahirap yun para sa Terran. Pag hindi naka-siege tank yung siege mode, yung siege tank mo, eh madaling mapatay yung forces mo. At ito pa ang bonus na to, itong Zergling na to, spot na spot ang drop na gagawin ni Xenos. So ngayon si Xavier ay medyo, ayan, nangangati pa yung Zergling, nag-aabang, kitang-kita nila, alam nila kung saan ka lalabas. At itong Viking na to, grabe, Viking, kuya,
5 kills, 5 free kills, bayad na to. Yung si Zenos pa ang may utang sa Viking na to. Kasi bayad na, oh grabe. Dapat may promotion na yan, at magiging battle cruiser na yan. At ito, si Xavier gustong patayin ng Viking gamit ang Banelings. Kaya lang ang problema, hindi tumitira sa area ang Banelings. Itong queen na lang ang gagawa at mukhang wala lang pakialam sa buhay yung Viking. Sinama niya sa kamatayan ng Overlord. So yan, mga ilan? 6 kills? 7 kills? Not bad. Not bad at all for a Viking. Ngayon, medyo nagiging macro ang laban natin. May mga Mutalisk na lumabas. Alam na kaya ni Zenos na may Mutalisk na palaba, na palami. Yeah, meron na. Alam niya. Nakukutuban siya. Gumagawa ba siya ng mga Thors? Or hindi niya na kailangan? Kasi Marines na lang ang gagawin ng Terran. Herterp Marine 1A. Yeah. At mukhang yun na nga ang gagawin niya. Marine. Hehehehehehe. 1A stem. Pero syempre, alam naman natin hindi ganun. Gusto ko lang talaga mga Asar. Kasi ewan ko ba, sa StarCraft ganun eh. Sa StarCraft 3H rather. Pag Terran. Ay, pag Protoss ka pala. Protoss OP. Pag Terran OP. Pag Zerg OP. Yeah. Pero, alam naman natin balance ang StarCraft. Diba? As much as it can. So, relax lang kayo. It's all in fun. It's all in good joke. I don't actually think na imbalance ang Terran except for the 1A that's happening right now. Oh, Mutalisk ang ngayon pupunta! Ang mga Banelings nasa likod, naka-deploy ang siege tanks. Tingnan natin kung ilan ang mapapatay nila. Will this be a good engagement for Zenos? Oh, nice explosions of the siege tanks. Ubos ang Banelings pero may mga Marines pa ang dami pang natitira. Ang mga Mutalisk hindi maharas ang siege tanks kasi may anti-air pa si Zenos. It's a good engagement for our Terran as 118 and 116. More Terran mech is going up. Actually, rather more Terran bio. Kasi nga, lalo ang bio. Marine Marauder's Thought, napakancel pa ng expansion si Xavier kasi masasayang lang yung 300 minerals niya. So ngayon si Zenos, malakas ang loob. Hinaatake ang mga Roaches gamit ang mga Marines. Oh, nasurround sila ng mga Mutalisk. Will this be enough for Zenos? No, I don't think so. Ubos ang mga Mutalisk. And ito, maharas ang third niya. There's nothing for Xavier to defend this. Itong mga drones na to. Mukhang paubos na ang lifeline nila kasi babagsak na ang hatchery. On the other hand, si Xavier gumagawa na ng Banelings sa kanyang natural. Tignan natin kung masasalba pa niya tong base na to. Delikado na to para sa Zerg kasi behind na siya ng, actually patay na sila ng base. Pero ibig sabihin yan, behind na siya dahil kailangan lamang ng isang base lagi ang Zerg para sa macro. At eto na, pasak na mga Marines. Oh! Ina-target fire ni Zenos ang Banelings. Nice target fire, ubos. At mapapabalik ang mga Roaches sa likod kasi medyo masyado nang madami ang Marines. And whoa! Xavier leaves the game! And Terran is obviously not OP or anything. Ha! It's a nice game. Asana yung musical. Asana, where is it? Okay, let's shift back. Yeah. So, balik tayo dito. Alright, awesome. Yeah. Anyway, that was a good game for Zenos. Nag-uumpisa nang mag-iinit ang year 2013, man. 2013. Yeah. Kasi malapit na ang MPGL. So, hindi lang ako nagpa-practice. Ako nagpa-practice ako mag-cast. Tapos yung mga players natin, nagpa-practice na rin maglaro. So, kung isa kang player ng StarCraft PH at gusto mong i-cast ko ang laro mo, send mo lang sa akin sa arcanthiel@mineski.net yung replay mo. I'll be sure to cast that. And of course, I'm doing the social network thing. If you want, you can follow me sa Twitter and sa Facebook. Andyan lang yan. Or add me as a friend. I'll add you back. I'm no stranger. Meet you around, guys. Anyway, it was... I'm running out of words. It's a good game. Good job, Zenos. See you around, guys. Good luck and have fun on your ladder matches. But for now... I'll see you. I kind of botched that thing. It's fine. It's a learning environment. Right, guys? Bye-bye, guys. I'm gonna go cry in this corner over here.